Hello, good evening, Jenski Vlog. Please subscribe. Like na rin. Ito, maglilinis ako ng kuko ngayon kasi nag-order ako ng nipper saka pusir. Matagal na kasi akong dinaglinis, mga 9 months na siguro. Kaya ito talaga, maglilinis talaga ako. Ngayong natutulog yung alaga ko at si Sir ang nagbabantay. Ayan, maglilinis talaga ako. Samahan nyo ako. Sana okay yung ano nila, yung tawag doon, itong nipper nila. Alam nyo naman ang sakit ng Pilipino pag hindi makapaglinis ng kuko. Yan, linis-linis ng kuko sabay music. Yan guys, pasensya na guys, hindi ba ako marunong mag-edit kasi nga bago lang ako, 3 days pa lang ako. Kaya sana maintindihan nyo guys. Ayan. Welcome to my vlog. Pa-subscribe na lang. Pa-like. Ayan, ang ganda ng music ko. Tubig lang tong gamit ko guys kasi wala pa akong nabiling ano. Hindi pa ako nakabili ng cuticle remover. Kasi hindi pa ako nakalabas. Ayan. Ang importante, malinis siya at may nipper ako. Yun talaga yung ano ko. Para matanggal yung maingron. Kasi ang sakit-sakit na talaga. Sobrang sakit na. Hindi ko na kaya. Ang ganda ng music, guys. Ay naku, Pasko na, nangangamoy Pasko na, magsasad Pasko na naman tayo. Ang hirap malayo sa pamilya guys, lalo pag Pasko sa New Year, yung nag-isa ka lang, tapos hindi ka pa nagse-celebrate. Sana may mag-i-invite sa akin sa Pasko. Para naman may kasama ako magpapasko dito. Maganda yung ano nila, pusher nila, matalim siya. Ay, buti na lang, naka-order din ako sa Shein. At may magamit ako. Hi, happy 9 months, Saudi. 9 months na ako dito ngayon. At sana, matapos ko yung kontrata ko, na mahaba pa rin ang pasensya. Kasi ang hirap ng trabaho ko dito, guys. Alam nyo yung trabaho ko dito. Yung alaga ko liyanin, tapos ano, hindi nagpapatulog pag gabi. Yung talagang sumisigaw siya, yung talagang hayang kanyang patulugin. Kasi magkasama kami sa kwarto. Kasi kailangan talaga niya may kasama kasi bumababa siya dun sa may bed niya. Hindi na siya nakakalakad, kaso lang maano siya, makulit. Lalo na pag alam niyang ano, lalo na pag alam niyang natutulog ka, talagang sisigaw siya para gisingin ka. Kaya ang hirap. Kaya buti na lang ang dami kong, ang haba ng presensya ko na inano ko dito. Dinala ko dito sa Saudi. Nakatagal naman ako sa ibang bansa. Kasi siguro naman nakatagal ako dito. Sana. Saka mababait naman yung mga amo ko. Kaya walang problema. Ang hirap para maglinis ng ano, sarili. Ang kuko. Nangangalay. Ay, anong oras na guys? Alas 12 na.
Di bale, alas 12 naman ako nagigising ng tanghali. Kaya okay din, hindi naman ako natutulog ng ganong kahaba. 12 hours. Natulog ako mga alas 5 ng umaga. Ganun, tapos nanonood pa ako ng mga Korean drama, ganyan. Kasi wala naman, hindi ka naman makatulog ng ganun kahaba. Parang nasanay na ako sa puyat. Tiis at tiyaga lang talaga ang kailangan para ano. Pag-ipon. Kahit ayaw mo na magtrabaho, gusto mo na umuwi. Kung wala ka namang ipon, anong gagawin mo sa Pilipinas? Lalo ngayon. Crisis dahil sa COVID. Wala talaga. Kaya kailangan habang ano, habang okay ang amo, habang mabait sila, saka habang may pagkakataon na mag-abroad, magtrabaho sa ibang bansa, i-grab nyo na yan. Kasi pag sa Pilipinas lang, ang hirap talaga ng buhay sa Pilipinas, lalo pag may anak ka na pinag-aaral, lalo pag kolehiyo, tapos asawa mo lang nagtatrabaho, wala talaga. Mahirap talaga ang buhay. Ramdam ko yan nung ano, ramdam ko yan nung nag-forgood ako ng 2 years, tapos nag-stay ako ng Pilipinas, Diyos ko. Kahit may negosyo ka talaga, kahit may negosyo ka pag ganyan na sa corona, tapos ganyan pa walang trabaho ang mga tao, tapos puro utang, walang mangyayari. Walang mangyayari sa business. Kaya ang hirap talaga. Doon ko talaga naranasan yung talagang sobrang gipit, ganyan. Kaya habang may panahon pa, dito na lang muna ako. Total malaki naman na yung anak ko. Total 17 years old na siya. Kailangan talagang kumayod. Nagka-college na siya. Kaya konting tiis pa. Konting tiis na lang. Sana makapagtapos ng pag-aaral ang anak ko para wala lahat ng pagod ko. Pero napapasalamat din naman ako sa tagal kong nag-abroad. Nakapagtapos yung mga kapatid ko. Pagpatayo kami ng bahay. Yung nakikita namin yung papa't mama namin na medyo maginhawa konti. Napapasalamat din kami. Mabait din yung mga kapatid ko. Hindi nila pinapabayaan sila mama at saka si papa. Kaya ang sarap ng pakiramdam yung nakita mo yung pamilya mo na ano, yung mga magulang mo na saya-saya. Kaya gagawin mo lahat para sumaya yung ano habang buhay pa sila. Ibigay kung ano yung mga ano nagpapasaya sa kanila. Kasi minsan lang yan. Kasi pag wala na sila dito sa mundo, hindi na natin maibibigay kung ano yung gusto natin. Ibigay sa kanila. Kaya habang buhay pa sila, sige. Ganyan ang ginagawa namin sa papa at mama namin ngayon. Kaya napapasalamat ako sa mga kapatid ko. Mababait din sila, hindi sila madamot. Ay sana hindi ko mamarder ang paa ko. Parang, baka mamaya eh, mamarder, hindi ako makaano. Parang gusto kong gayain yung mga napapanood ko, lalo kay Mr. Ingron. Parang gusto kong tularin kung paano siya maglinis ng kuko. Pero natakot ako baka mamaya nagkadugo-dugo yung paa ko. Ay, nako. Ang ganda ng tugtog mga guys. Ang daming ano, dry skin. Empty sweet.
Na-overcut yata yung ano niya, yung kuko. Ang taas. Hindi ko naman yata kayang tanggalin yung ano, ang sakit naman. Ang sakit guys, ang hirap. Nakakangalay pala mag ano, maglinis ng sarili. Bye guys, sleep na ako, bukas ko na lang itutuloy ito kasi baka ano, baka dumugo pa. Masakit, hindi ko kaya. Sige guys, bye. Like na lang, pa-watch na lang guys. Salamat. Bye.